It's a scene straight out of the movies. Marawi has become a city riddled with bullets, torn by blasts. July 16, at the heart of the war zone in Marawi, these soldiers are about to rescue their wounded. For troops, the days are long, the nights even longer. The airstrikes eventually came. And the Marawi terrorist siege may finally end in a few days. The Defense Secretary says the last of the Daesh-linked fighters were killed on Monday. 5 months of grueling urban warfare officially over in the Philippines. Declared that the battle for Marawi City has ended. The country is stoking wider concerns that IS loyalists have gained influence among local Muslims and have Other countries like Australia salute the capability of the Philippine military and police for successfully winning the battle in Marawi City. They said representatives of the Australian government held a briefing with the Philippine military to determine how the Filipino troops were able to win the war. The battle ended faster than the war in Iraq, which lasted for several years. The government is now building temporary shelters for the hundreds of thousands of people who were forced to flee their homes. Alam mo yung feeling na parang walang tutulong sa'yo? Allahu Akbar, Allah. Parang walang security sa gusto mong sito mo. Kasi, naka-place kami. Mismo yung police station sa amin. Yun yung mismo yung nagpag-teriya. From what I remember, since 9 months na rin yan, lahat kami, we were all inside the provincial compound. Tapos, we heard gunshots. Gunshots. From different directions. Then, dito kasi sa Marawi, the means of communication actually is, aside from cell phones, is through handheld radios. So that's how we get information very fast. Dumiretso sila mayor doon. Because we had info na the goal of this Maute group was to capture Marawi City Hall, the provincial capital, pati yung camp ng ating armed forces, which is just beside the provincial capital. We found out that they were planning to attack Marawi City on May 26, the first day of Ramadan. But on May 23, dito sa part ng Basak Malutlut, no? This is where the first encounter happened. So the AFP and the PNP launched an operation purposely to arrest yung mga leaders na yon, no? So that was May 23. And when they reached this area, according to their plan, they were able to establish defensive positions in this area. And this is where the majority of the encounters and the battles took place. Ang nangyari po sa amin noong araw ng Ramadan, na yun ang oras ng pagdating ng mga ISIS, na sinunog nila ang Dansalan College. Ang akala namin, mga biro-biro lang ba? Yung mga example lang nila para kami ay matakot. Sabi ko sa mga anak ko, yung apat na lalaki na mga anak ko, sabi ko, sabay-sabay tayong umalis sa bahay. Sabi nila, maiwan mo na kami, mama, ay baka mawala rin itong jira na ito. Kasi minsan may magdating na gulo, aalis kami isang araw, pag-uwi namin, nawala na. Yun ang naisip namin, baka mawala rin yung gira. Yun pala, tuloy-tuloy na pala yun. Na pagdating ng 5 araw, lumabas yung anak ko, kaya nasa loob sila ng bahay namin, nagkandado pa sila para hindi sila malooban ng mga ISIS. Na sabi ni sa yung isa naman hindi na makati, sabi niya, bakit kaya hindi pa dumarating sila, ako raw, kami raw. Naisip ng isa, lalabas ako, titingnan ko yun, pala wala ng tao. Na may naiwan na isang ustad, sabi niya, uy, bakit hindi kayo umalis?
Marami nang naasunog na mga bahay, nabumbahan na mga malalaking bahay. Sabi nila talaga, oo. Sabi niya sa mga kapatid niya, mga kuya niya, kuya, umalis tayo kayo. Wala na, bakit ito ng bahay naman natin ang matamaan. Sabi nila, oh sige, alis tayo. Pero wala tayong madala, pack lang, yung mga damit lang nila. Na yung pera ko, yung pag-alis ko, saka ko natandaan na yung pera ko pala sa maliit ako na ibinigay sa akin ng anak ko. Na mga 70,000 siguro yon, kaya hindi ko mailagay sa bangko, kaya hindi ako marunong mag-ano sa bangko. Na tinago ko sa maliit, naiwanan ko na. Iyak ako ng iyak. Pagdating ng Eid al-Fitr, siyempre nag-ano na kami, nagsambayang na kami lahat-lahat, yung lahat ng nag-fasten, yung nag-puasa. Medyo nag-celebrate kami. Hindi pa natapos yung celebrate, nandyan na naman ang mga naririnig namin malalakas na putukan. Natakot na naman ako. Nandito na naman, hindi na tayo makahinga. Sa May 23? Actually, wala talaga kaming kaalam-alam na mayroon talagang nakapasok doon. Kasi sa May 23 na yun, nasa Cagayan de City ako, tapos ang mga tao lang doon, naiwan ko doon sa Bikir, yung mga tawan ko lang. Nakabalik ako the following day, nakabalik ako doon kasi tumawag yung mga tawan ko, natrap sila doon sa mismo harap ng Masjid Bato, doon mismo sa Ground Zero. Tumawag sila na, boss, pag hindi mo kami binalikan, patay na kami kasi nandito na sa harap yung mga ISIS mouths. So ang ginawa ko, galing ako ng CDO, pagkabukas, nag-suicide ako doon, pinasok ko talaga sila doon. Nakuha ko lang sila. Sila lang ang nailabas ko. Pumunta ko doon sa nearest municipality, next to Marawi City, yung Marantao municipality. Doon ako nag-tampay. Pati mga tawahan ko ng mga Christian. Doon ko sila tinabo for more than 1 month. Sobrang takot at saka natakot ako sa mga ISIS. ISIS din, sundalo din kasi hindi clarify yung sino yung ISIS, sino yung yung civilian. Hindi makita kung sino yung civilian kasi. Tapos kami, natakot din kami dahil sa kung tatakbo kami, pwede kaming madisgrasya eh, ma-crossfire. Late na namin nalalaman na may mga kasi yung nangyayari, yung mga ISIS, yung mga hindi na kinaya yung airstrike. Ginagawa nila, sumasabay sila, bibihis sila ng pang-civilian, sumasama sila sa mga evacuees na, yung mga nire-rescue namin. So, hindi mo namang, sa amin kasi mga rescue, alam nga namang sabihin, tanungin mo pa, na ano ka ba, civilian ka ba, or ISIS ka ba, or, so, siyempre, nandun ka na sa moment na yun, gusto mo na lang i-extricate na lang yung mga taong yun, para mawala sila dun sa danger zone. So, pagdating dito, late na namin nalaman, after a month, nalalaman na lang namin yung nilabas pala namin is member nila. Nangyari yung May 23 and then hindi muna kami lumikas sa bahay. Nag-stay muna kami ng mga 3 days hanggat kaya namin kahit may mga bomba, may mga barilan, may ligaw na bala. Okay lang, tinis lang namin kasi iniisip namin mga 5 days matatapos din yung gera, baka maayos agad. Tapos yung nag-stay lang kami and then na ready naman namin yung kakainin namin sa mga ilang araw. Ang ano lang, yung last lang na mga May 26, hindi na namin kaya yung bomba kasi palapit na ng palapit sa bayan namin. And then yun, may mga kakaibigan, kamagana, maglikas na tayo. Tapos yung naglalakad na kami yun, okay naman yung ano, yung daan na wala namang ano. Talagang nakadaan kami ng maayos, hindi naman kami pinigilan ng mga ISIS. Wala kaming nakuha ang dala lang naman talaga namin, 4 lang na damit. And then, naglalakad ako, nakabagpak pa naman ako, wala palang laman. Nataranta kasi kami, grabe yung bomba, bawat potok ng bomba. Hindi namin alam kung saan kami tatakbo. And then, sabi nila, magdala kayo ng gamit. Sige, magdala ako ng gamit. Naglalakad ako na nasa gitna na ako pa. Naisip ko, wala pala yung mga cellphone ko. Wala rin akong damit.
Wala rin akong ano. Eh, sabi ko, kakasan, nagdala pa ako ng bag, wala palang laman. Buti pa yung asawa ko, napag-isip magdala ng ano, damit na apat. And then yun lang ang dala niya. Bumalik din kami. Kasi wala kaming makain sa umaga yun. Pumunta kami dito, mga, I think, mga 6 a.m. Wala kaming makain. Lahat kami gutom. Hindi kami nakainom ng kahit kape man lang. Then yung biyanan ko, sabi nga eh, hindi tayo namatay sa bumbo, mamamatay tayo sa gutom. Abalui sa plaza, Lanao del Norte, na hindi pa po kami dumating ng 10 days, namatay yung husband ko dahil po sa pagtulong niya sa mga bakwet at saka sa mga DSWD, mga sundalo na dumating at saka mga mayor na galing sa iba't ibang lugar, may Luzon, may Cebu, may Zamboanga at saka Bukidnon. So yung August 27, 7:25 night, namatay po siya. Sa tent na yun, ginawa ko po ang lahat, walang doktor. Hindi na talaga ma-stop yung pagdudura niya ng dugo. So ang sabi lang niya sa akin uli, asensyahan mo ako. So sabi ko, lumaban ka para sa akin, hindi pwede mamatay ka dito sa tent. Ay, yung umiyak. Sabi ko, huwag mo akong iwan dahil nandito tayo sa tent. Wala kang maiwan sa akin, wala tayong bahay, wala tayong gamit, wala lahat. Sana naman lumaban ka. Sabi niya sa akin, siguro ito na ang huli para makita kita. Hindi eh, kasi kung safe, hindi natin masabi kung safe. Kasi before the siege, akala namin safe eh. So, biglang nangyari yung siege, tapos nagtagal ng 6 months. Then ngayon, hindi mo masabi kung safe siya. I was assigned with the Joint Task Group Ranao, no? And during the siege, during the entire siege, Joint Task Group Ranao was in charge of securing the whole of Marawi City from the west of the Agus River, no? So nandito po yung mga puwersa namin, meron kaming mga blocking positions in this area, plus the security of the entire Marawi City was under our control. No? Nagpo-promote kami ng youth, disaster preparedness. But it's all about ano lang talaga, disaster preparedness. Pero ang dami kasing way para ma-achieve mo yung gusto mo talaga, gusto ng office. Like, sa youth, imbis na blind sila sa extremism. So, kung first aid, in a positive way mo siya tuturuan, siguro dun siya dadaan kesa dun sa pagiging extremist. Sa umpisa, medyo okay kasi nakakakain kami ng maayos. And then, hindi kasi kami sanay. Kailangan masanay dahil wala ka na rin choice. And then, halo-halong pamilya, halo-halong problema. Nag-isa-isa kami din dito, nagparang pamilya na rin kami kasi ilang months na rin na lumilipas. Yung gulo dito na tinitiis namin kahit naririnig namin yung bomba, naririnig namin yung mga putok, mga nakikita namin yung ligo na bala, and then tatago na lang kami kasi wala nang choice. Yung mga tulong sa amin sa umpisa, okay. And napakaganda, wala kaming problema, lahat kami meron. And then suddenly na ito lang nangyari, yung tapos na yung gera. Medyo wala na rin kami medyo nare-receive. Minsan, may makita kaming bigay ng bigas dyan. Lahat ng evacuation sa Titanic, talagang pumupunta, talagang nagmamakawa kasi ang hirap ng buhay. Ito pong nangyayari ngayon sa amin, sa mga taong pumasok para irahin ito. Kulang pa po ibayad nila ang buhay nila na namatay yung husband ko. Kahit man ayis-is man ang huti ito. Hindi ko po, kasi masakit kasi yung nangyari sa akin. Alam po ba ninyo, may only one son po ako. 26 years old po. Nandito po ngayon sa building doon na Titanic po. Na hindi po siya makalakad kasi na trauma po, na paralyzed magpo 4 months na po ngayon. Ngayon po, ako po ang pumubuhay sa kanila at may dalawa siyang anak na nandito po sa akin. At ang masakit pa dito po, wala po kaming release.
Yung isang araw po may release kami dito. May release nga nandyan sa PSWD. Pero po ang sabi sa amin, hindi po daw yan sa amin dahil para po yan daw sa mga Yolanda na nasiraan. Nakita namin sa ako ang Facebook na wala na, nasira na ang Marawi. Iyak kami ng iyak, sabi namin, wala na ang ating kabuhayan, wala pa ang ating mga bahay. Ano pa kami nakabalik? Actually, tinitingnan ko lang sa drone, no, sa mga people. Umaasa ako na palang araw, mayroon akong makukuha na kami. Last week, may nakita akong na video sa kaibigan ko, pinavideo ko yung baby. Nakita ko talaga, wala talagang mapakinabangan mo. Sira-sira na, sunog na. Wala kang pwede ilabas po. Sira talaga lahat. Parang nawawala ako ng pag-asa doon ngayon. Ano? Parang kinalimutan ko na. Parang panig ba kong buhay na naman ngayon. Parang totally kinalimutan ko na yung pwesto ko doon sa Gamsin. Parang ano na. Minsan hindi kinisip na ano. Parang naano. Kung pwede lang, kung pwede lang. Kung sabi nila balik kayo, babalik kami. Babalik kami. Kahit sunog na yung bayan namin, pwede pa naman mag-umpisa ulit. Magpatayo na lang kahit ano lang, kahoy lang. Ang importante, nakabalik ka sa sarili mong bahay. Importante sa amin kasi mayroon kami mga anak. Kahit mamatay kami, kasi matanda, siyempre matanda kami. Ang mga anak namin, sila'y makakuha. Sila'y makakuha sa bahay namin, lote namin. Sila'y makakuha kasi mga anak namin. Importante yan sa amin. Importante yan sa amin. Gusto namin bumalik kasi dyan. Dyan na kami lumag eh. Dyan na. Well, diyan yung mga lahat ng kalaala namin. Andiyan lahat. Alam mo. Parang yun na rin yung ano namin. Baga, yan na rin yung the signature ng pamilya namin kasi, no? Yung ibang family, oh, may bahay sa Ground Zero. Pero hindi sila mga native. Kami doon. Kami mismo mga native. Wala kaming ibang probinsya. Kung paano lang. Yung probinsya lang namin mismo yung sa Ground Zero. Kailangan namin ang Ground Zero, ang bahay namin dyan sa Juan. May lote kami dyan. At saka ang mga anak namin, para sa kanya, hindi para sa aming mga matatanda. Para maayos namin, kung mabalik kami, naayosin namin, bago kami maghanap buhay. Importante ang mga pamilya namin, mayroon sila titirahan. Yan ang problema dito sa amin na wala kaming titirahan. Ito ang kapitol, Titanic building na gobyerno ito. Mag-alis kami dito. Mayroong panahon na sabi nila alis kayo. Saan kami babalik? Bakit? Bakit kukunin pa sa amin to? Ito na lang natira sa amin. Wala na nga kami bahay. Lote na lang. Bakit kukunin pa? Yeah, may mga nag-circulate na article sa Facebook ata about dyan yung military reservation. Tagal na issue yan, since yung first month. Kasi nang nangyari ito, before this happened, may mga issues na parang baka kunin ng ano. Not issues na ano, parang usap-usapan ng between us, mga Maranaos. Na. Pinag-usapan na yung bahay ko, ano, parang military reservation, panahon ng gera. No? Sobrang tagal na. Yun, napag-usapan. Then, nangyari ito. So, nag-impose ng marshal yung presidente. So, parang yung mga Maranao, nabuksan yung utak na baka pwedeng mangyari na kunin yung mga bahay natin. Yung mga nasa military reservation. Maranao, one thing about Maranao is, yung bahay nila,
nandun na yung business nila. Kumbaga yung building, let's say two floors yung building. Sa baba nun, yung first floor, yun yung business nila. Yung tindahan, store. Sa taas, yun yung bahay. Yun yung tinitirhan nila. Imagine mo pag sinira mo yun, pag na, hindi naman sinira, pag nabombahan yun, wala na yung bahay, lupa na lang matitira sa'yo. Tapos kukunin pa yung lupa kasi military reservation. So, wala ka ng ibang options. So, hindi natin alam kung talagang legit na yung writer nun, eh, totoong confirm na may military reservation na gagawa ng camp, military camp. Hindi namin alam. So again, according to Secretary De Losario, the residents will be able to go back, especially in the most affected area, once the military engineers, yung ating specifically the EOD, Explosive Ordnance Disposal Teams, will be able to clear the area of unexploded bombs and IEDs. So, since the very start of the siege, we have already recovered more than 2,800 IEDs and unexploded ordnance. So, tuloy-tuloy pa rin yung effort natin dito. And the estimate is that by April, we will have completed the clearing, no? But we cannot be 100% sure that everything is cleared. So the residents will be able to go back, but they will have to sign a waiver, no? So that if anything happens, the government will not be held liable. I just saw the other day na nagano na sila na groundbreaking na ayun without consultation. It was a clear injustice sa tao. Sana man lang na inform lang kami na ang dami na sa mga backlit, sa mga ano. So it's more of imposing na lang what they want. Not really for it's for the people. Their plans. So sana let the people speak, no? If they really want to to help the people of Marawi City, of Marawi, so let them speak, listen to them. So what's happening here is actually it's very scary. It's more of you're being driven out your birthplace, your homeland. So for the rehabilitation of Marawi City, it is really under the national government, no? It's under the direction of Task Force Bangon Marawi. All of the efforts of the government pertaining to the rehabilitation of Marawi is being synchronized and synergized by Task Force Bangon Marawi. Sabi ni Secretary De Losario, who heads the Task Force Bangon Marawi, after the rehabilitation, Marawi City will become the most modern Islamic city in the entire Southeast Asia. Dasal namin para sa Marawi is mabigyan ng mga financial assistance yung mga victims of ground zero. Ang pinakamasakit doon, ang binibigyan ng financial assistance, yung mga taong hindi nasa sa ground zero, yung nasa palibot lang ng Marawi City. Binibigyan sila ng mga WhatsApp price, 5,000 cash. Kaming nasa ground zero mismo, nasunugan, walang naisang band na gamit. Kahit 5 centavos, walang ibinigay. Yun ang hindi ko maintindihan. Piling namin na ang lahat ng mga kasamahan ko na bakwit na mabigyan ng kahit kunting kabuhayan lang para makabangon sila, pati kami. Marami nalimutan ko na karanasan ko, na nadanan ko. Marami kasi iba-iba ang problema, nag-problema ang anak buhay, problema ang anak na nagkasakit, ang asawa nagkasakit, problema ang saan taong-upa ng bahay, wala tang pera. Marami na nalimutan natin. Marami kang iman. Bawat isa ngayon sa amin na nag-iisip kami talaga na lagi nalang humingi kami kay Allah na sana po natulungan kami. Basta para sa akin, bahay na barong-barong, gamit na mga ordinary. Basta na sarili, tapos ligtas kami, alam po. Ang tulog ko lang sa inyo. Kung mayroon kayo, may tulong sa amin kung hindi man kami masalik sa yung shelter na pinamigay ng Pangulo, sana po magkaroon kami ng bahay. Yun lang po ang wish ko.
Wala po ako pangarap na iba pa. Kung mayroon pa dito na higit pa na hiling ko, kung may himala man tayo dito or kung sa amin na barakat po, ang hiling ko kay Allah na ibalik niya kay God ang husband ko na buhay sa akin. Yun lang po. Wala na po kung mahihiling na. I'm a Moro, born and raised in Marawi. Was privileged enough to study and graduate in a Catholic school in San Luis, in Manila. I just hope for the city to have a long and lasting peace. Dasal ko sa peace, sana katahimikan. Wala ng gulo, pera. Pagmamahalan na lang.